Hi guys, Nation! Welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin ang mga activities. Lalo na yung mga nasa online business o yung mga taong mayroong pinopromote na product o yung mga taong gustong magsimulang magnegosyo. Ano ba yung mga activities na pwede nating simulan? Ano ba yung mga activities na pwede nating gawin during this lockdown para kumita tayo sa negosyo natin? Pero bago natin talakayan yan, shoutout na muna tayo. Shoutout kay Carissa Torres. Shoutout sa iyo kapatid. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Marami sa ating mga nasa online business ay wala talagang kita ngayon. O kaya naman, no, medyo maliit yung kinikita nila. Ang tanong, paano mo magagawa maging productive ang negosyo mo? Ano yung mga gagawin mo para maging productive? O kaya naman, paano ka ba makakapagsimula magnegosyo during this lockdown? Kaya naman magbibigay ko sa iyo ng 4 ways kung paano ka magiging productive o kung gusto mong makapagsimula ng negosyo during this lockdown o paano ka mag-step up sa mga kakompetensya mo. So yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Karamihan sa atin, meron din mga pinagdadaanan no, nung mga nakaraang buwan sa negosyo natin. Maaring hindi ka pa rin kumikita sa negosyo mo. O maaaring hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung ano yung mga negosyong sisimulan mo. O kaya naman okay yung takbo ng negosyo mo pero yung dumating yung lockdown, biglang boom, nawala. So ano yung mga gagawin natin para maalis natin yung mga problemang ito? Simulan natin, number one, show up for yourself. Ano bang ibig ko sabihin dito? Karamihan sa atin, all this time, nakafocus tayo sa negosyo natin. Pero sa mga araw na ito, kailangan mong mag-focus sa sarili mo. Ang gagawin natin ngayon ay mag-disconnect muna tayo sa negosyo natin. Mag-spend ka ng oras sa family mo o sa mga mahal mo sa buhay. Take one day o two days o para dito. Kapag nagawa mo na yun, no, balik tayo sa self-education natin. Ito yung time to expand our knowledge. Ito yung time to plan, to realign your business. Gumawa tayo ng mga step-by-step activities at mag-aral tayo ng mga bagong strategy na pwede natin i-implement sa negosyo natin. Lalo na ngayon, no, nagbabanta na possible daw na ma-extend yung lockdown. Pero wag naman sana. Sana matapos na yung outbreak na to. Sana matapos na yung mga nangyayari sa atin ngayon. No, sana nga hindi na ma-extend at mawala na yung virus na kumakalat. Pero sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon, no, tingnan natin ito na isang opportunity para maging aware tayo sa mga kakayahan natin. Look deeper and deeper kung ano yung mga kaya natin gawin o hindi natin kayang gawin. Number two, show up for your community. Patuloy tayong tumulong sa mga tao, lalong-lalo na yung mga sumusubaybay sa atin, okay? Yung pagtulong kasi malawak yan eh. Hindi lang yan about sa pera o sa mga material na bagay. Marami tayong kayang gawin para makatulong sa mga tao. Create and share more valuable content. Isa yon sa pwede nating gawin para tulungan yung mga tao. Pwede nating tulungan ng mga tao to motivate, to inspire para maging positive sila sa mga oras na ito. So kung meron kang community, pagpatuloy mo na makipag-communicate sa kanila. Kasi tayo-tayo lang yung magkakasama eh. Tayo-tayo lang din yung magtutulungan sa negosyo. So mag-create tayo ng mga content na possible na makatulong sa mga tao to improve yung mga skills nila para madagdagan yung mga knowledge nila about sa kung ano may industriya na ginagalawan mo. Ito yung time para ma-develop natin yung personality natin. Hindi lang educational content yung pwede natin gawin. Pwede tayong gumawa ng mga entertainment content. The more na na-i-entertain yung mga tao, nakakatulong tayo na maalis yung problema nila panandalian lang. No, isa yon sa pwede nating maitulong sa community. So, sabi nga, yung maliit na bagay na yon ay pwede maging epekto o magkaroon ng malaking effect sa buhay ng isang tao. Pwede tayong gumawa ng mga content na makakapag-lead para mapunta sila sa tamang path, tamang way, kung paano sila magiging successful kung paano nila makukuha yung gusto nilang gawin. Marami tayong pwedeng gawin na makakatulong sa mga tao during this lockdown. Number 3, show up for other business owners. Sabi nga, support natin yung mga bagong online business, mga business owners, mga bagong online business owners. So, meron nga ako napasok na community, no? Dun sa community na yon, nandun halos lahat ng mga online business owners, mga strategies, mga content creator, mga coaches, okay? Ang kagandaan kasi dun sa community na yon, hindi sila nandun sa community para mag-power-power lang. Hindi sila nandun para magpakita ng resulta, okay? Para magpakita na yung parang mapagyayabang nila, okay, na nagawa nila sa negosyo nila.
Hindi ganun, kapatid. Nandun sila sa community na yon para magbahagi, okay, ng kaalaman nila, para matutunan yung mga bagong business owners, yung mga bagong coaches, yung mga bagong strategies, yung mga bagong content creator, ay matulungan nila para mapunta sila dun sa tamang path, mga tamang daan o mga tamang strategy na pwede nilang gawin dun sa negosyo nila, dun sa mga activities na para ma-expand pa nila yung skills nila. Meron kasi mga ibang mga community na makikita mo lang na nandun, okay, ginawa yung community na yon para pagkakitaan ka. Meron mga community na power-power lang, okay, kumbaga payabangan lang sila kung magkana yung kinita nila. Merong community naman na nandun lang, no, para mag-share ng opportunity. Karamihan ng community ganun, kapatid. So maghanap tayo ng community na talagang makakatulong. Hindi lang tayo makakapag-benefits, kundi pwede tayo makapag-share sa kanila kung ano yung nalalaman natin, kung ano yung knowledge natin, o kung ano yung skills na meron tayo, pwede tayong makatulong sa kanila. Kasi ito yung time na magbibigayan, eh. Di ba? Kasi kapag meron kang community na ganun, na handang tumulong, pero hindi yung tulong na ibibaby ka, okay? So yung sinasabi kong tulong ay yung tulong sa paraan na nagbabahagi sila ng mga kaalaman nila about sa kung ano yung industriya na ginagalawa nila. So hanap tayo ng community na willing talaga magbahagi ng kaalaman nila. O kaya naman kung meron kang sariling community, ito yung time para makapag-connect, okay, dun sa network mo. Ito yung time para makapag-connect sa lahat ng nasa loob mo, member ng community mo. Kasi kung nahihirapan ka ngayon during this lockdown, so halos lahat ng tao na nasa online business ay nahihirapan din kung paano sila kikita ng pera. So kung isa ka sa gumagawa ng community, o isa ka sa merong malaking network o malaking resources, so ito yung time para makipag-connect, okay, sa network mo, makipag-connect sa community mo. So ito yung time para mag-focus tayo sa pwede nating ma-share o pwede nating mabahagi sa mga tao. Kaysa sa isipin natin yung pera, isipin natin kung paano tayo makakapag-build ng relationship, kung paano tayo makakapag-build ng rapport, kung paano tayo makakapag-build ng connection sa mga tao. Kasi dun magsisimula ang lahat para makilala ka ng mga tao. Number 4, show up for the world. Ano bang ibig ko sabihin dito? Imbes na maging nega tayo sa mga nangyayari ngayon, sumunod na lang tayo, kapatid. Sumunod na lang tayo kung ano yung sinasabi ng gobyerno. Sumunod na lang tayo kung ano yung sinasabi nung mas nakakaalam kaysa sa atin. Sumunod lang tayo dun sa mga taong may kakayanan, okay? At merong alam, merong tamang kaalaman sa kung ano yung nangyayari ngayon. Ang pwede natin gawin ngayon, gawa tayo ng mga bagay na makakapag-positive sa mga tao. Imbis na magkalat tayo ng mga negative na bagay o mga negative na balita o mga fake news, o imbis na maniwala tayo sa mga fake news, ito yung oras para magkalat tayo ng mga positive na bagay. Maraming paraan, kapatid, para makatulong sa bansa. Hindi lang sa pera, hindi lang sa pagdo-donate, okay? Maraming paraan, kapatid. So kung wala tayong kakayanan, no, na mag-donate ng mga ganun bagay, no, maraming paraan para makatulong. Ngayon, paano ko nasabi na ito yung mga activities, no, para tayo kumita? No, paano ko nasabi na isa itong opportunity? Ganito, kapatid, sa pamamagitan ng pag-i-educate mo sa sarili mo, binibigyan mo yung sarili mo ng mga bagay para makapag-isip. Makapag-isip saan? Kung paano mo magagawang kumita. Mapag-aralan ng mga tamang strategy ng mga successful entrepreneur, ng mga successful marketer. Alamin kung ano yung mga bagay kung saan ka nagkamali, at itama yung mga pagkakamali na yon. Ito yung time, okay? Ibig sabihin, during this lockdown, this is our opportunity to develop ourselves. Kasi dyan magsisimula ang lahat, eh. Kapag na-develop mo yung sarili mo, kapag nagkaroon ka ng mga tamang knowledge at tamang strategy, so dyan magsisimula ang lahat para kumita, ka kapatid. Ito yung time para makapag-connect tayo sa ibang tao. Bakit kailangan natin gawin yon? Kasi once na marami tayong connection, malawak yung resources natin para mabahagi natin yung opportunity natin sa ibang tao. Kumbaga, mas maraming connection, mas maraming resources, mas possible kumita ka ng malaki sa negosyo mo. Ito yung time para mag-build ka ng relationship, pag-build ka ng rapport sa pamamagitan ng content. Bakit? Once na nakapag-build ka ng relationship, nakapag-build ka ng rapport, mas tataas ka sa ibang mga kakompetensya mo. Mas makikilala ka ng mga tao, mas maniniwala ang mga tao sa iyo once na gumagawa ka ng ganun. So ito yung time para makapag-connect ka sa ibang mga entrepreneur, sa ibang mga online business owners, lalo na yung mga successful entrepreneur. Bakit? Now, once na makapag-connect ka doon, magagaya mo yung mindset nila, magagaya mo kung paano sila mag-isip, okay? Kung paano sila mag-desisyon, kung paano sila gumalaw sa negosyo nila. At ito yung time para matuto tayo ng self
discipline. Kasi dyan magsisimula ang lahat. Kahit meron ka ng skills, meron kang knowledge, kung wala kang disiplina sa sarili mo, so bali wala ang lahat yan, kapatid. Ngayon, kung meron kang tamang knowledge, meron kang connection, meron kang resources, meron kang mga tamang skills, at meron kang self-discipline, dito na magsisimula ang lahat para mag-step up ka sa negosyo mo. So, dyan magsisimula lahat, kapatid. Kaya naman, during this lockdown, meron akong may re-recommend sa iyong mga activities na pwede mong gawin para ma-develop mo yung skills mo, para ma-develop mo yung knowledge mo about sa online business, about sa online marketing business, about sa business, ma-develop mo yung kakayahan mo sa pagninegosyo. I recommend na mag-enroll ka sa course ni Ching Kitan, na yung tinatawag niya na All Access Course. Ano-ano ba yung mga course na nandito sa loob ng All Access Course ni Ching Kitan? Andito yung course about Master Prospector, kung isa kang network marketer, benta-benta, kung nagbebenta ka ng products, o isa kang reseller, how to retire at 50, kung gusto mong makapag-retire na walang problema sa pera at meron kang ipon, one negosyante kung gusto mong makapagsimula ng sarili mong negosyo, online negosyante kung gusto mong makapagsimula ng online business, at marami pang ibang course, okay? 14 courses, lahat-lahat na nandito sa All Access Course ni Ching Kitan. I recommend, kung gusto mong ma-expand ang knowledge mo about sa pagninegosyo, about sa pera, about sa money management, about sa pagninegosyo, I recommend na mag-enroll ka sa online course ni Ching Kitan. So, ang link ng mga courses na ito ay makikita mo sa description ng video na ito. Nandiyan na, dyan ko iiwan yung link na yan. Pero kung meron kang specific na course na gustong i-avail o gustong matutunan, so iiwan ko na rin dyan sa description ng video na ito yung link ng bawat course, no? So, dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!